Hello, hello. Hello mga kapatid, mga kaibigan. Gusto ko lang muna kumustahin ang aking mga kapatid na OFW na nasan man panig ng mundo. Kung kayo man ay mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. So huwag kalimutan magdasal. Siyempre, alam naman natin na halos lahat naman ng mga OFW na na-stack mula nung magka-pandemic, uwing-uwi na. No, kaya konting taste na lang at maayos din ng lahat at makakasama nyo rin ng mga pamilya nyo. Alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay ng mga OFW, no? Isa sa masakit na part ang malayo ka sa pamilya. Siyempre, 'di ba? Lalo kung ikaw ay may mga anak. Eh isa 'yan sa mga napakahirap na desisyon na pwedeng mangyari. Eh siyempre, hindi naman mag-a-abroad ang mga yan kung hindi dahil sa kanilang mga pamilya. Yan, diretso na tayo ng JRS para magpadala ng mga damit. Hindi na tayo nag-vlog kanina mula nung ako ay umalis dahil pare-parehas lang din naman ang aking dinadaanan. Kaya konting mensahe na lang para sa ating mga pinakamamahal na mga OFW. Kaya yung mga naiiwan sa Pilipinas, no? Huwag niyong awayin yung mga OFW natin, lalo yung mga pamilya niyong nasa iba't ibang panig ng mundo. Mahiya naman kayo. Binibigay sa inyo ang lahat ng makakaya para matawag doon. Makapagpadala sila sa inyo ng mga pangangailangan nyo. Kaya huwag nyo silang awayin. Kung tayo nga, nahihirapan dito sa Pilipinas eh. Sila pa kaya? Kunting ano mo lang dito, reklamo ka na. Diba? Ganun tayo dito sa Pilipinas eh. Kunting ano lang, reklamo na. Naku, masakit yung katawan ko. Naku ba yan? Nagugutom ako. Pag nagutom ka dito eh, anytime, pwede ka naman kumain. Eh mga OFW natin, diba? Naisip nyo rin ba na sila ay nakakakain sa tamang oras? Nakakapagpahinga ba sila sa tamang oras? Mga ganyang bagay, dapat ma-appreciate ninyo. Huwag kayong ano sa kanila. Hindi porket syempre meron din mga sariling pangangailangan ng mga yan. Kaya maswerte kayo dahil meron kayong mga ganyan na handang isakripisyo ang sarili para maibigay sa inyo ng magandang buhay na hinahangad nyo. Pero hindi nyo alam na sila ay nangungulila. Natanong nyo ba sila kung baka pagod na sila or kumain na ba sila, mga ganung bagay? Hindi yung ano, kailan ka magpapadala. May mga ganyang factor na ano eh. May mga ganyan na sin eh. Imbis na kamustahin ka eh, mas uunahin pang itanong kung kailan ka magpapadala. Kaya mahalin natin ang ating mga kapatid na OFW. Huwag natin silang
ano, huwag natin ganyanin ang kanilang pinagdadaanan. Yan, so kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe para ikaw ay makilala ko naman at pwede kang pumasyal sa aking live stream every Saturday and Sunday every 9 o'clock, yeah, hanggang 12 o'clock in the morning. Kaya ano pang inihintay mo? Please subscribe at hit ang notification bell para mas updated ka sa aking mga video. Kaya hanggang sa muli, so ride safe, always, mabuti. Alright, so tapos na tayo sa JRS. So tayo ay uuwi na. At masakit na ang aking likod. Yeah. Saka pupunta. Ay magpadaan. And so welcome sa Dagupan City. The place where you belong. Yes, yeah, sana all my back ride. Yeah. Alright. Yan, tago-tago lang tayo. Tingnan natin na magiging reaction nila pag nakitang merong camera itong aking motor, kung sila ba ay hihinto. Yan, so bukas babalik tayo ng Malasiki. Sana wag naman umulan. Ah, dahil kanina umulan, kaya tayo natagalan. Eh, lusot ng lusot. Hop. Wala lang, short video lang. Wala kaya manatiling ligtas. Mag-ingat sa kalsada. So stay safe, stay healthy. So hanggang sa muli, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Yeah.